Pabirong isinama ng mayamang lalaki ang kanyang katulong para magpanggap na asawa niya sa party ng mayaman nilang angkan. Ngunit ang nangyari sa huli ay hindi talaga inaasahan ng lahat. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang magkaibang mundo pero parehas ng nararamdaman. Kinikilala ang lalaking si Christian sa pagiging isa niyang tanyag na matagumpay na negosyante. Marami ang tumatangkilik sa kanya dahil bukod sa pagiging isang mayaman niya ay napakabusilak pa nga ng pusong mayroon siya. Sa tuwing pupunta kasi si Christian sa ibang bansa kasama ang pamilya niya ay nakikilala kaagad siya ng mga Pilipinong OFW. Kaya sa mga oras na nilalapitan siya ng mga ito para batiin ay ganito ang ginagawa ni Christian. Alam nyo, kanina ko pa rin kayo tinititigan. Sinasabi ko na nga ba at mga Pinay kayo eh. Kumusta naman ang trabaho nyo rito? Masaya namang sumagot ang Pinay at sinabing, maayos naman po ang pagtatrabaho namin dito, Sir Christian. Ito nga po at napagpasyahan namin sabay-sabay na lumabas dahil magpapadala kami ng pera sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Nakakatuwa naman po nakita namin kayo dito dahil alam niyo po ay iniidolo kayo ng anak ko. Gusto rin daw po niyang maging isang matagumpay na negosyante katulad niyo. Gulat na gulat talaga si Christian sa kanyang mga narinig. Totoo ba yan? Nakakatuwa naman ang anak mo. Sige, magpicture tayo at ipakita mo sa kanya. Sabihin mo na sabi ko ay maging isa rin siyang negosyante katulad ko. Nga pala, sabi niyo ay magpapadala kayo ng pera sa mga pamilya niyo, di ba? Oh, ito, paghati-hatian niyo na tong perang to para madagdagan pang ipapadala niyo sa Pilipinas. Hindi inaasahan ng mga OFW na ito na makakatanggap pa sila ng tulong galing kay Christian. Ito na nga kasi talaga ang isang dahilan kung bakit siya hinahangaan ng mga tao dahil ang yaman niya ay tinutulong din niya sa mga tao. Samantala, pagka-uwi naman ni Christian sa Pilipinas galing abroad ay kaagad na rin siyang nagtungo sa kanyang kumpanya. At noong makapasok na siya sa opisina, ay kinausap niya ang sekretary niya. Kumusta ang kumpanya habang wala ko rito? Sumagot naman ng sekretary niya at sinabing, wala kayong dapat ikabahala sir dahil maayos po ang lahat. Eh, kamusta naman po ang pangingibang bansa niyo, Sir Christian? Nakahanap po ba kayo ng girlfriend doon? Hanap ka talaga. Palagi mo na lang ako niloloko pagdating sa bagay na yan. Pero wala nga eh. Basta, alam kong darating niyan sa tamang oras. Sagot naman ni Christian. Sa kabila kasi ng karangyaan ng buhay ni Christian ay nananatili pa rin siyang single o walang girlfriend. Hindi nga lamang ang kanyang sekretary ang palaging nagtatanong sa kanya tungkol sa bagay na ito pati na nga ba ang iba pang mga tao na nakakakilala sa kanya. Gwapo at matikas naman daw ang kanyang pangangatawan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang pinapakilala sa kanyang mga magulang. Isang araw naman pagka-uwi ni Christian galing sa opisina ay ramdam na ramdam niya ang sobrang pagkapagod dahil nag-overtime nga siya sa pagtatrabaho. Sir Christian, pinagluto ko po kayo ng paborito niyong ulam. Gusto niyo rin po bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Wika ng katulong nilang si Ninya. Ay, hindi na Ninya. Kakain na lang ako at pagkatapos ay matutulog na rin kaya hindi na ako magkakape. Ikaw, kumain ka na ba? Halika at sabayan mo na akong kumain dito. Habang kumakain ay nagtatawanan din sila dahil sa kanilang napagkwekwentuhan. Lagpas 3 taon na rin kasing katulong nila si Ninya at magkasing tanda lamang silang dalawa ni Christian. Kaya nagkakasundo talaga sila sa mga bagay na parehas sila ng interes sa buhay. Kung minsan nga nalalabas itong si Christian para mag-shopping ay isinasama niya si Ninya. Inililibre niya ito ng branded na damit at iba pang mga bagay na gusto kaya madalas ay napagkakamalan talaga silang magkarelasyon. Hoy, Ninya, nakikita mo ba yung lalaking yun? Napapansin ko kasi na kanina pa sila nakatitig sa atin. Nakangiti rin namang sumagot si Ninya at sinabing, naku, Sir Christian, hindi ka pa nasanay. Siyempre, pinagkakamalan na naman nila tayong magnobya. Palagi naman ganito eh. Pero hindi rin naman natin sila masisisi dahil guwapo ka tapos maganda naman ako, di ba?
Ikaw talaga, Nina. Napakasinungaling mo. For your information, ay isa lang ang totoo sa mga sinabi mo. At yun ay ang gwapo ako. Sino naman nagsabi sa'yo na maganda ka? Pero sa sinabi ni Christian ay hindi naman nagpatalo sa kanya si Nina. Ang kapal naman ng mukha mo, Sir Christian. Sa totoo nga lang ay ako pa ang lugi sa tuwing magkasama tayo eh. Sa ganda kong to, nagtitiis na lamang ako na ikaw ang kasama ko. Nagtawanan na nga lamang ang dalawa dahil sa kanilang biruan. Kaya sa tuwing libre ang oras ni Christian ay palagi na lamang niyang inaaya si Nina na lumabas sapagkat hindi niya maitatanggi ito na talaga ang nagpapawala ng mga stress niya sa trabaho. Makalipas naman ang ilang linggo noong nasa bahay itong si Christian ay sandali siyang kinausap ng daddy niya. Christian, anak, tumawag sa akin kanina ang lolo mo. Magkakaroon daw tayo ng reunion sa isang linggo at hindi pwedeng wala tayo ron. Kaya kung busy ka ay ilibre mo muna ang araw na yun ha, dahil minsan lang naman tayo magkita-kita ng mga kamag-anak natin. Natuwa naman si Christian noong malaman niyang magkakaroon pala sila ng reunion. Ngunit ikinabigla niya ang muling sinabi ng daddy niya. Siya nga pala, sinabi rin ng lolo mo na gusto na raw niyang makilala ang mapapangasawa mo. Ikaw kasi anak eh. Mawawala na sa kalendaryo ang edad mo pero hanggang ngayon ay wala ka pa kahit girlfriend. Siguradong malulungkot ang lolo mo kapag nakita tayo sa reunion tapos wala kang naipapakilala sa kanya. Napaisip na lamang si Christian sa sinabi ng kanyang daddy. Noon pa man daw kasi ay sinasadya na siya ng kanyang lolo sa bahay nila para lamang bisitahin at makilala ang mapapangasawa niya. Ngunit dahil wala naman siyang makapapakilala rito ay niniwala raw tuloy ang lolo niya na mawawala na ito sa mundo nang hindi nito nakikilala ang asawa niya. Pero sa mga oras na yon ay bigla na lamang nakaisip ng paraan si Christian. Makalipas ang ilang araw kung saan sumapit na ang kanilang reunion ay nagpunta na si Christian sa venue kung saan ito gaganapin. Walang kakaba-kaba siyang humarap sa kanyang lolo at halos umabot sa tenga ang ngiti nito noong makita niyang may kasamang napakagandang babae si Christian. Christian, apo, buti naman at nakarating ka. Kanina pa talaga kita hinihintay eh, pero sino naman yung napakagandang dilag na kasama mo? Huwag mong sabihin na siya ang mapapangasawa mo ha? Kailan ba ang kasal? Ang magandang dilag na sinasabi ng kanyang lolo ay walang iba kung hindi ang katulong nilang si Nina. Kinausap niya kasi ito upang magpanggap bilang asawa niya nang sa ganoon ay maipakilala siya sa kanyang lolo. Ay, hindi ba po namin na pag-uusapan ang tungkol sa kasal lo? Pero huwag po kayong mag-alala dahil kapag ikakasal na kami ay ikaw po ang unang-una kong sasabihan tungkol doon. Nang makaalis na rin si Christian sa harap ng lolo niya ay hindi na iwasang mapatawa ni Nina. Kaya pala pinipilit niya talaga ako, Sir Christian, na magpanggap bilang asawa niyo ha? Ngayon ay nalaman ko ng lolo mo lang palang katapat mo. Gayunpaman ay alam ng ibang mga kamag-anak ni Christian na walang katotohanan ang pagpapakilala nila bilang magnobya dahil naiintindihan nila kung bakit ito ginawa ni Christian. Pero kahit na ganun paman ay marami rin ang nagsasabi sa angka ni Christian na kahit hindi sila magpanggap ay bagay na bagay talaga silang dalawa. Nagkakasundo sila, pareha silang magandang lalaki at babae at higit sa lahat ay kilala na rin nila ang isa't isa. At ang mga bagay daw na ito ay ang pwedeng magpasimula ng relasyon na bubuuhin nilang dalawa. Sa mga sinabi ng angka ni Christian ay hindi maitatanggi ng dalawa na talagang kinilig din sila. Pero matapos ang kanilang reunion ay napadalas na nga ang paglabas nila Christian at Nina. Kahit walang namamagitan sa kanilang dalawa ay umaakto na talaga sila bilang magnobya dahil naiisip nila ang sinabi ng angka ni Christian. Para naman kay Christian ay wala naman daw problema kung magkakaroon sila ng relasyon ni Nina. Kahit katulong lang daw nila ito at magkaiba ang mundo na ginagalawa nila ay hindi raw ito magiging hadlang kung parehas naman daw sila ng nararamdaman sa isa't isa. At nakumpirma na nga ito ni Christian noong maiwan silang dalawa sa bahay kaya ginamit nila ang pagkakataong ito upang umamin sa isa't isa. Nagsimula na ngang manligaw si Christian at hindi rin nagtagal ay sinagot na rin siya ni Nina. Kung dati ay nagbibiroan lamang sila ngunit ngayon ay seryoso na talaga sila sa isa't isa. Kung dati ay katulong lamang nila itong si Nina pero ngayon naman ay nagtutulungan na sila sa buhay dahil isinumpa na rin nilang dalawa na magsasama na sila sa panghabang buhay.
Sa relasyon ngayon nila Christian at Nina ay hindi na sila nahirapang makilala ang isa't isa dahil sa tagal nilang magkakilala ay nakabisado na kaagad nila ang isa't isa. Napakalaking tulong daw nito para sa kanilang dalawa lalo na kapag kinasal na sila sapagkat kapag dumating daw ang mga problema ay madali na nila itong masosolusyonan dahil alam na nila kung paano matutulungan ang isa't isa. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Magkaibang Mundo Pero Parehas ng Nararamdaman.